last April 21, the fund run by Run Rio, Tsutsui Foundation was able to also join. And that day, we were able to collect both 200 plus kilos of PET bottles and banana peels. So these items, why are we collecting them? Because as we see, they are organic materials, no, to make into enzyme. Hihiwa-hiwain na natin siya ng maliliit. Ang 3 kilo ng banana peel, dapat lalagyan mo ng 1 kilo ng asukal. And then, pag hahaluin mo siya sa isang malaking container, pag ito'y nahalong mabuti, ilalagay mo na siya doon sa container kung saan mo to iimbak. And then, pag nailagay mo na siya sa container, lalagyan mo siya ng 10 liters ng water. Pag nalagyan mo na siya ng 10 liters ng water, tatakpan mo na siya at ito ay iimbakin natin sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Mahalaga din na araw-araw, bubuksan mo yung container para pasingawin at the same time para haluin. So araw-araw yan gagawin mo sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Sa paggawa nito, gagawin lang natin siyang parang layer-layer. So, ang unang layer, lalagyan mo siya ng lupa sa ilalim. We use garden soil. And then, lalagyan mo siya ng banana peel. And siguro mga 1 hanggang 2 pulgada. And then, lalagyan mo uli siya ng lupa. And then, lalagyan mo uli siya ng banana peel hanggang mapuno yung drum. And then, ito ay iimbakin mo ng 3 to 4 months din. Pero napakahalaga na ito'y tatakpan mo para hindi siya mag-emit ng hindi magandang amoy. Pangalawa, hindi siya makaka-attract ng mga insekto. At least 3 days, hahaluin mo rin siya, no? Para hindi siya magka-clump. And then after 3 to 4 months, ibibilad natin siya sa ilalim ng init ng araw. Pag sinala na natin sila, makikita niyo yung end product para siyang kape. At ito'y maaari mo na imbak sa sapo. At gagamitin mo ng as fertilizer. Ihahalo mo lang siya sa lupa o ilalagay mo lang siya sa mga halaman.